At alamin naman po natin na magiging lagay ng panahon ngayong Huwebes mula sa PAGASA Weather Forecasting Center. Makasama natin, uy, matagal natin hindi nakita to ha. Hi po, Tita Ana Cloren Horda mula sa PAGASA. Tita Ana, ano pong aasahan today? Magandang morning, Tito Jeff, kang Ami at Tito Johnson. Sa kasalukuyan, easterlies pa rin yung umiiral na weather system sa ating bansa. Kapag easterlies po, mainit at maalinsangan na panahon yung dala nito sa ating kapuluan. Kaya asahan po natin na hindi lang dito sa Metro Manila, pati na rin sa buong bahagi na ating bansa, ang mainit at maalinsangan na panahon na kung saan sa hapon at gabi ay mataas po yung tsansa ng mga pulupulong pag-ulan. Katulad po na naranasan natin kahapon dito sa Kamaynilaan. Ngayong araw, expect po natin na mataas o madalas ang thunderstorm dyan po sa bahagi ng Quezon, pati na rin sa Bicol Region at sa Aurora, dala nga po ito ng easterlies. Samantalang pwede po natin, Tito Jeff, i-monitor yung ating mga thunderstorm advisory sa ating mga Facebook at Twitter account. Magandang balita pa rin naman dahil wala po tayong minomonitor na ano mga sama ng panahon o low pressure area na posible makaapekto sa ating bansa. At para sa temperatura po natin dito sa Kamaynilaan, posible umabot sa 33 degrees yung maximum temperature po natin, samantalang sa bahagi naman po ng Baguio City ay mula 18 hanggang 25 degrees Celsius. At yan po muna yung latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ito po si Ana Cloren Horda. Magandang umaga po. Kita na yun yung mahirap, no? Sa buong maghapon, medyo mainit. Tapos pagdating ng hapon, nabanggit mo, lalo na sa may area ng Quezon at Bicol, biglang uulan yung mga thunderstorms, no? Yes, tama po, Tito Jeff. Kaya yung mga thunderstorm po na to, posible rin po magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa sa ilang bahagi ng, or sa ibang lugar po. Ayun, kailangan mag-ingat. Thank you very much. Na-miss ka namin, Ana Cloren Horda, mula sa PAGASA Weather Forecasting Center.